Good afternoon, Topilots. That's our very new Ducati Scrambler full throttle. And this is the Rhinowalk saddlebags. It's the MT1428 model. This is the large size. It goes from 14 liters to 28 liters. I think for both na. So lahat ng nakakarga dito, 28 liters, 14 liters each. So ikakabit natin yan. We will put it on this motorcycle. It goes to the side of the motorcycle because we have some adventures to do. So kabit muna natin. May kasama pala siyang pads. So they give us this additional strap. There are two of this so that we can attach it at the back of the motorcycle. There you go. Then this is very, very nice. All you have to do is press this, and then you see that slot over there, and that's where you put the strap in. And once you do that, as long as you don't press it, it stays locked. Okay? Stays locked. So it looks like this when you organize it. You see, this covers this plastic part. By the way, this one, it locks this strap so that it won't move. It won't go loose, diba? That's nice. And then you cover it again like that, so it will look like this. I'll show you when it's done, okay? So that's how it looks like, diba? A very clean install. I adjusted actually this one so that the plastic part won't stick out, so because I'm worried that it might scratch this seat. But that's just the OC of me. I don't think it will scratch the seat. But look at that. It's very clean. Yeah, as you can see, there's enough clearance between the exhaust and the bottom of the bag, so it won't burn the bag. Yeah, and it's still very lumpy right now, but once we fill it up with stuff, I'm pretty sure it will hold up its shape and it will look pretty. That's how it looks. Everyone, good. It's already afternoon right now, as you can see. That's our new Ducati Scrambler full throttle. Doon sa hindi pa nakakaalam, yes, meron tayong bagong motor, Ducati Scrambler. And nakuha ko siya about, ilan na ba? Siguro one week ago. Yan, tapos, yun nga, may pinadala sa atin yung Rhinowalk, yung saddle bags at saka itong top bag na expandable. This is 40 to 60 liters. Meron siya ditong adjustment zipper sa side. Hindi yan, pambukas yan. Ito pala. Yan. Para na-adjust siya, ganun din dito sa kabilang side. Kung titingnan nyo, ma-adjust siya. Magiging 60 liters yan. Pero sa ngayon, hindi natin kailangan gamitin yung 60 liters dahil wala naman talagang laman yan, yung bag ko lang. Ang gusto ko lang gawin, yan, is masubukan siya ngayon, i-test. Ito, I'm 200% sure na this is waterproof. Okay? This is made of waterproof material then, but I don't think the zippers will be 100% waterproof. Maybe this is water repellent, but the good thing about this is
there is a cover na included sa pack niya. By the way, full disclosure, I contacted RhinoWalk and asked them if they can send me these products, itong dalawang bags na to. Well, bali tatlo, pero yung sa side kasi is pair yan palagi. Yun. Sinabi ko, pwede nyo bang padala sa akin yan? Gagawa ko na review. I also need something for my motocamping trip. Yun, magmamotocamp tayo. Dun sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya sinusubukan natin itong mga ano na to, bags na to, para lalagyan natin ng tents, mga gamit for cooking, or mga ano, tools kung kailangan natin mag-repair. Kaya yan, yan. So, susubukan ko muna. Yesterday, I installed this, and this morning this. Hindi ko na napakita yung pag-install nitong top, pero madali lang naman. Mga straps lang. It's very secured. Yan. This one, secured din yan. Nakita nyo, organized lahat yung mga straps niya. Ito rin. Ang laman lang nito ngayon, para lang lumobo siya, is nilagyan ko lang ng yung cover ng motorsiklo para makita nyo yung pag nakalobo siya. Alright, let's go. Susubukan ko lang. Ang problema ngayon, hindi ko kayang iganon yung paa ko. Taas na yan eh. So, 1, 2, ayun na. Kailangan magbabalik ka pala dito. Gloves muna tayo. Hindi talaga ako sanay ng walang gloves eh. Sayang, hindi ko pa nakakabit yung 360 cam, kaya hindi pa. So that's how I look, Topilots. Okay ba sa paningin ninyo? Yan. Tingnan mo nga. Yan, that's how I look. Pang scrambler, di ba? Pantay ba? Parang hindi pantay. Yan. Alright. Painitin muna natin. Kung medyo iba yung boses ko, Topilots, pagpasensyahan nyo na kasi ako'y sinisipon. Medyo tinamaan tayo ng ubot-sipon itong ano, past few days. Eh, nagre-recover pa ako. Yan. Itong si Ducati Scrambler, hindi siya mahirap painitin. Kasi talagang mainit siya. Yun ang problema ko lang dito. Talagang mainit siya. Well, being an air-cooled motorcycle, air-cooled engine din, expected ko na yun. Tsaka dun talaga, known yung ano eh, scrambler, di ba? Okay, let's go and see if these bags will be okay. Punta lang tayo sa ano. Coffee shop siguro. Ikot-ikot lang sa may BGC. Para matest natin kung hindi nga malaglag tong ano, hindi matanggal yung mga straps kapag malakas yung hangin. But I really like this bag so far. First impression, for the price, it's very high quality. Grabe. Napakaganda ng kalidad niya. Hindi cheap, hindi yung parang nakikita mo parang matatastas yung mga tahe. Ganon, hindi. Saka yung mga pagkakaband dun sa saddle bags, talagang maayos na maayos. Kahit na i-stress test mo, hindi siya ma-ano, hindi siya matatanggal yung banding. Yan, makapit pa, mas makapit pa sa love life mo. Teka, tabi muna tayo dito, check muna natin. Yan. Buti na sigurado, ngayon ko lang tumagag ano eh. Patay muna natin. Ngayon ko lang na maneho na nakakabit yung mga bugs. Okay pa naman. Yes. Okay pa naman. Andyan pa. Wala bang nasunog ba? And nope. This is padded on this part. And I think it's somehow merong fire protection. Yan. Kita nyo on this part, it's padded. Medyo matigas siya so that it will hold its shape. And yung mga straps, hindi ako ano, nag-aalangan na sumabit o pag naging loose kasi naka-velcro yan. Ito, merong velcro dito so that it won't go loose and, you know, get tangled, especially on the chain. This one,
Yeah, nakikita nyo, may garter that keeps everything in place. This one is tightly secured. Yan, may Velcro. And this one locks it. Yan. Pwede pa natin higpitan. Oops. Yan. Lock. Alright. So, it's not loose. This one is normal, of course, but once you have things inside, that will hold its shape. Look at the bond or yung adhesive na nilagay dito. So hindi siya tinahi, hindi siya papasukin ng ng tubig. Oh, ang gagawin ni Kuya. All right. Nako, dito pa talaga sa tapat ko. Kaya makakasakay niyan. Nung bata ako, naglalakad-lakad lang ako dito sa Port Bonifacio. Wala pa tong mga malalaking building na to. Yan, alala ko yung American Cemetery. Naglalakad lang kami dyan sa gilid. Tapos yung mga ganyan, may mga isda yan. Nangingisda kami dyan, kahit maliliit. Yung mga gurami. Minsan, pagswerte, may hito, dalag. Pero karamihan gurami. Yan, ito yung rotonda dito sa may American Cemetery. Naalala ko, dito banda, noon, kung pupunta kayo dito ng Port Bonifacio, may makikita pa rin kayong jeep na papuntang Gate 3. Pero I think Gate 3 na lang yung naiwan eh. Kasi, dati, kampo to ng sundalo. And lahat may gates. Dito, sa may papuntang Forbes, palabas ng Forbes, Gate 2 yan. Yung palabas naman ng Pasay, Gate 3. Yung palabas papunta dun sa Guadalupe, yun naman ang Gate 1. So, naalala ko dati yung mga jeep. Ganun. O, papunta kang Gate 1, kung pupunta ka ng Guadalupe, mamamalengke. Kung pupunta ka naman ng Ayala, sasakay ka ng jeep, Gate 2. Tapos dati nag-aaral ako dyan sa Pateros Elementary School. Shout out sa mga kaklase ko. Hindi ko na matandaan yung ibang pangalan nyo. Pero I hope natatandaan nyo pa rin ako. Yan. Tawag sa akin nung bata ako, sexy. Alam nyo bakit? Kasi yung shorts ko, naalala ko yun eh, grade 5. Yung shorts ko ng grade 5, yun pa rin yung ginamit ko nung shorts ko nung grade 6. Eh lumaki na ako nung grade 6. Ang sexy ko tuloy, ang iksi-iksi. Ang iksi-iksi ng shorts ko. Tawag sa akin, sexy. Kasi dati, nagtitipid kami. Sabi ng nanay ko, pwede pa yan. Pwede mo pang gamitin yan. So kahit parang pek-pek shorts na yung gamit ko, go pa rin. So tawag sa akin, sexy. Ito yung coffee shop eh. Doon sa may uptown. Bukas kaya? Tingin ko bukas naman. Parking for bike. Alright. Pwede. So, pwede dito. For bike. Bike naman to eh. Ayan, intact pa rin siya. Diba? It's still there. Did we burn anything? I don't think so. Okay. I think I'm happy with it. Andito yung bag ko. Kunin ko muna. Lagay ko na yan dyan. And ito, 40 liters. Nasa 40 liters siya ngayon. And papakita ko sa inyo, kakasya dito yung
Itong helmet na suot-suot ko ngayon, yung pinakamalaking helmet na meron ako. It's a full-size helmet. So yan, pasok siya. And kahit isara natin, pwedeng maisara. Diba? Mali. Nahulog yung DJI action camera natin, pero buti na lang hindi nasira yung lens. Kape muna tayo. Gusto ko so dito kasi dito. Yan, coffee shop ko sa likod, kape. Sa harapan natin yung parking. Di ba? Problema lang dito, kahit pumasok ka dito lang, kahit dyan ka nagpark sa tapat ng mga establishments, may bayad pa din dun, sa gate dun. Okay lang. Coffee muna tayo. Tinan yung nangyari, oh. Ay! Pero buti na lang hindi yung salamin. Buti yung gilid lang. Buti hindi yung salamin mismo yung lens. Yan. Mahal yan. Kailangan nating ingatan. Anyway, if you know me, di ba? If you know me and you've been following my channel for a long time already, you know that every time I buy stuff, I only buy the quality ones. It doesn't have to be expensive, but I buy quality stuff. I don't buy the cheap ones that breaks easily. So, katulad itong mga to, camera na to, hindi ako bumibili ng mga ibang Chinese brand na hindi natin kilala. Although meron siguro mga Chinese brand na talagang very good, but I prefer this one. This is also made in China, DJI. Just like the bags that we are reviewing right now, the Rhinowalk bags. If you know me, I have some other bags from other companies that are really good quality. They have really good quality, but the price is like 5 times up to 10 times more than what this bag will cost you. But the quality is the same. I can honestly say that. The quality is at par, if not in some aspects better. Like what I said, these bags, they were sent to me by Rhinowalk. When I contacted Rhinowalk, because I was searching on the internet. Actually, Rhinowalk bags, hindi na siya ano, it's not new to me anymore because I have tool bag, roll tool bag that I use that came from Rhinowalk. And that one is a very durable tool bag. Sobrang durable nun. Actually, siksik ko lahat ng mga kailangan ko na tools dun. Sobra-sobra nangyayata eh. Hindi na siya halos magkasya, pero inano ko pa rin. Hanggang ngayon, ano pa rin siya, maayos pa rin siya. I had my first big bike, yung Triumph Speedtween 900. By the way, I'm not selling that. When I bought that bike, I bought that bag. So it's been a year now. I've been using that, although I don't use it a lot because hindi naman tayo nagre-repair palagi. Pero that bag is still intact, walang punit, no stitches that came loose. Maganda talaga yung quality. So sabi ko, why not contact Rhinowalk? When I contacted Rhinowalk, they asked me, okay, what kind of bikes do you have? And then I told them the bikes that I have, and they told me, okay, these are the sizes for your bikes. We can send you these items. Which item do you like? Sinabi ko sa kanila, yung mga gusto ko, etong ang dalawa kasi ito yung magagamit ko for moto camping and for long rides. Sinend nila sa akin, they sent me the bags, and then they did not say anything about it. They're not requiring me to say good things about the bag. If I have to review it and find some cons sa bag na to, pwede kong sabihin. Hindi rin nila ako binayaran. They did not pay me to review this bag. So, yun. Pero full disclosure, they gave me the bag and I can keep the bags. Ganun pa man, what I can say is these bags, they're top-notch quality. Sobra. Sobra. For the price that you're going to pay, talagang sulit. Yan yung masasabi ko. Sulit. Sulit talaga.
pwede kayong bumili ng bag sa ibang brands, but you have to pay about 5 times to 10 times more, just like what I said. Getting the same quality, probably the same material, if not, magkaiba lang sila ng material, pero ganun pa rin, matibay pa rin ng material. And just in case lang, I don't think it will get damaged anytime soon. Just in case you damage the bag, or there's a problem with the bag, you can just buy another one. I don't think it will get damaged anytime soon, but siguro after 2 years, 3 years, pag pangit na siya, you can just buy another one, and it's cheap relative to the other brands. By the way, before I forget, these bags are available sa Lazada at saka sa AliExpress. I will put the link below, yung mga links. Kung gusto nyong bumili, pwede nyong ihabol para sa 12-12. I think the 12-12 is already ongoing right now. Yung mga, alam nyo naman, di ba? Mga pag November 11-11, December na, 12-12. So kung gusto nyong bumili, malaki yung discount na binibigay nila para sa mga bags na to. I don't get any commission on that. All I can say is I can attest the quality of these bags. Sulit siya para sa babayaran ninyo. So humabol na kayo sa 12-12. For those of you who are overseas and you don't have any Lazada, you can click the AliExpress links. I'll put the links on the description. Ano rin dun, no? Street Twin, Speed Twin 900. Parang yung sa atin. Hello! Hi. Sir, baka naalala mo pa ako, Von Medrano. Alam mo, kanina pa kita niti. Oh! 180. I hope you don't mind na napapasama kayo sa ano. Okay lang. Yan. Kanina ko pa tinitingnan si Bon. Sabi ko, kilala ko to ah. Yan. Sa kanyang Bon, Vietjet, no? Vietjet. Piloto rin yan. Toko pilots. Yan. Ganto oh. Ay, tambay lang, kape lang. Hindi lang bike. Nagbabike din ako eh. Ako din eh. Kaso mahal dito. Oh, ganun ba? Ingat pare. Thank you. JC pala, JC. Joshua, hello po. Ingat. Yeah, small world talaga. Kita mo nga naman yan, no? Kanina ko pa siya tinitingnan eh. Sabi ko, kilala ko to, ha? Yeah, nakalipad ko na pala siya dati. Dati siyang FO sa Sevpac. Now he's with Vietjet. Royal Enfield Interceptor 650 Street Twin. Yung sa akin, Speed Twin 900, pero it's the same. Pangalan lang nag-iba. Kasi I think noong 2019, nagpalit sila ng pangalan. Ginawang Speed Twin. Pero it's a nice, di ba? Dito muna tayo. Beautiful sunset. Grabe, ang ganda. No, I'm a screw up the baby, I'm glad.